Hindi na bago sa Marikina City ang banta ng malakas na pag-uulan tuwing may paparating na bagyo. Kaya naman, Biyernes pa lang ng hapon ay nakahanda na ang evacuation area at rescue protocol sa lungsod. Gayunpaman, umaasa ang mga Marikenyo na magkaroon na sa wakas ng pangmatagalang solusyon sa palagiang pagbaha sa kanilang lugar. May balitang A to Z si Kim Salinas. Isa ang lambak ng Marikina City sa laging nakararanas ng pagbaha tuwing malakas ang ulan. Dahil mababa ang lugar, dito ang bagsak ng tubig galing bundok dahilan kung bakit umaapaw ang ilog. Kaya naman maagap sa paghahanda ang pamahalaang lungsod. Hindi pa man tuluyang pumapasok ng Philippine Area of Responsibility ang tatawaging Bagyong Betty, pero Marikina LGU puspusa na sa pagsasaayos ng kanilang magiging evacuation center na pansamantalang titirhana ng mga residente ng Barangay Malanday kung sakasakaling umapaw muli ang ilog Marikina. Ang mga tubig, pagkain, pati yung kitchen para sa mga evacuation center, naka-operational na, mga naka-preposition din ang mga pagkain natin, nagkagamitin, gamot, even our medical personnel, our volunteers, bahagi ng protocol na sinusunod natin. Simula na rin ang 24 oras na duty ng mga personnel ng Marikina, partikular sa Disaster Risk Reduction Management Office. All assets po talaga lahat ng city na on standby na po. In case na kailanganin natin yung mga dump trucks, mga backhoe loaders, mga cutting crews, okay, yun po. Lahat po yan nakaready na po para sa pagdating ng bagyo. Ang ilang residente naman, bagamat sanay na sa ganitong protokola, may pangamba pa rin. Kahit hindi ka matulog, basta abangan mo lang po yung malakas ang hangin. Pag yung makikita po may malakas ang ulan at may baha na po dyan sa baba, may tubig na, umaalis na po kami. Pero umaasa si Mayor Marcy Chudoro na masusolusyonan na ang palagiang pag-apaw ng Marikina River sa pamamagitan ng dredging. Yung dating 60 to 70 meters na lapad ng ilog ay pinipilit natin ngayon batay sa dredging na ginagawa ay mapalapad ito hanggang 80 to 100 meters. Mas malapad at mas malalim ito. Kaya inasa natin yung water carrying capacity ay tataas. Sa kabila ng paghahanda ng LGU, paalala ng pamahalaan sa publiko maging alerto sa pagdating ng Super Typhoon Betty. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.